araw-araw, guys. Ito pa yung isang trabaho natin na hindi natin pwedeng ipagpaliban. Kasi merong schedule yung pagkain ng mga ibon. So dapat, bago tayo pumasok sa school, magawa din natin ito, guys. Marami-rami din yung ibon dito sa taas. Isa to sa mga libangan ko na rin, guys. So guys, parit yung ibon sa taas. Isa-isahin natin to, guys. Isa-isahin natin isalin dito sa bilao. Tapos tatahipin natin para humiwala yung mga ipa dito sa mga seeds na hindi pa nakain ng mga ibon. So isa pa tong trabaho, guys. Isa-isahin natin yan, guys. So ayan, guys, naipon na natin. Tatahipin naman natin dun sa baba. Dahil nandito tayo, guys, sa second floor. Yun yung pinakita ko sa vlog na winawalisan ko, guys, yung sa baba. Ayan, nandito tayo sa second floor, guys. So ito, ganito kataas yung pwesto, guys. So ayan yung kapitbahay. Ayan siya, guys. Ayan. So ito yung ating cocktail. So yung dalawang nasa baba, yun yung inakay na nga, guys. Tapos yung parents nila, yun na nakahapon yung dalawa. Tapos dito, guys, meron tayong play cage. Ayan. Dati marami yan, guys, na ibenta na yung iba. Kasi medyo matrabaho nga. Tapos dito, guys, nandito yung ating ibang lovebird. So ito yung ating ibang lovebird, guys. Sila. Ayan, yun yung tinatawag na hagline. Kaya kung mapapansin nyo, guys, yung kanilang ano, yung kanilang mga likod parang nakatikwas. Ayan, guys, tignan nyo ngayon, guys, yung likod nila nakatikwas, unlike doon sa ordinary parakit na diretso lang yung sa ulo sa kanya sa likod. So ayan, guys, breed ng hagurong ngayon, guys. Kaya ganun yung kanilang mga itsura. Parang mga gulo-gulo yung sa may ulo saka sa may bato. So ito naman, guys, yung ating African lovebird. Ayan. Medyo na nahiya na tago. Ayan, guys, yung ating African. Bali, opaline yan, guys. Tapos meron pa rito sa taas, guys, yung ating mga budgie. Ito yung ating mga badges, guys. Medyo malaki yan sa, mas malaki yan sa ordinaryong lovebird na parakit. Malalaki yan, guys. Ayan sila, guys. Tapos ito pa yung iba natin parakit na hago breed o hago line. Tapos meron pa rito yan, guys. Mga builder na lahat yan, guys. May mga itlog na sa kain na sa loob. Ayan sila, guys. Ito pa yung ating African lover, guys. Ayan sila. Ayan, nagulat, guys. So ayan pa yung paris ng ating African lover.
Ayan sila guys. So ayan sila guys, ang malapitan. So makikita nyo guys, yung likod nila guys, medyo nakatikwas. So ayan yung isa sa mga mamahaling ibon guys, yung tinatawag na hagurum. So ayan sila guys, ng malapitan. So medyo kakaiba guys, kumpara sa ordinary parakeet. Yung maganda sa kanila guys, yung nakatikwas na likod nila sa kanya, sa tuktok ng ulo nila guys, mapapansin nyo guys, medyo parang pangkista. Ito naman guys, yung iba pa guys. So, nagugulat lang sila guys. So, mga lahi yan guys. Ayan guys, tingnan nyo guys yung likod nila. Medyo kakaiba yung likod. Tingnan natin guys, may itlo guys. So ayan guys, meron silang mga itlog. So ayan yung time guys, matipisa na yan. Ayan yung ganda ng itlog nila guys. Ganyan din yung iba guys, kaya lang hindi natin mabukas yung kanilang itlogan kasi nakaside. Masyado silang maglaro guys. Pero meron ng mga itlog yung sakain na kayo guys, nasa loob guys. Kaya nasa loob lago yung inahin kasi yung iba ang inahin. Yung itlog o nililim din ng itlog, yung iba naman nagpapakain ng mga inahin. So yan sila guys. Ang gaganda nila guys. Ayan guys, mayroon mga inakay sa loob guys. Ayan sila guys. So yun yung mga inakay ng mga lovebird natin guys. So yun yung mga ibon guys, pag lumayo tayo, lumalabas na. So yun sila guys, partner. Yung mga itlog sa inakay sa loob. Ayan sila guys. Ay, ito pa guys. Pero guys, minsan yung mga itlog nila hindi naman din napipisa. Minsan kasi nasisira. So, ang halimbawa ng mga itlog na nasira guys, ganito. Ayan guys, nakalagay sa halaman. So, ang daming itlog na hindi nalimliman ng maayos. Saka siguro hindi talaga fertile. Nangyayari talaga yan guys, na hindi lahat ng itlog napipisa. So, yan guys, itlog yan guys, ang dami guys. Kaya makikita nyo guys, humihiwala yung mga ipa. Yan, humihiwala yung ipa ng mga kids na makain na ng mga ibon. Yan, yung maiiwan dito guys, yung mga seeds na pwede pa nilang kainin kasi hindi pa nila nakakrak. Yan, yan guys. Araw-araw yan guys. Gagawin natin yan kasi kapag sama-sama yung ipasaka yung fish na may laman, nahihirapan silang kumain guys kasi kakalkalin pa nila. Yan, kaya kailangan maihiwalay natin bago natin sila bigyan uli ng pagkain para makakain sila ng maayos. Hiwalay naman guys pag tinahit natin guys. Hiwalay yung mga balat ng mga seeds. Ah, taga-taga lang guys. Para yung ibon natin hindi sila mahirapang kumain. Ah, guys, malinis na guys. Ito na yung mga seeds na wala nang kasamang mga ipa. And guys, bibigyan na natin ng pagkain yung mga lovebird natin. So bawat isang kulungan guys, isang puno ng ganito lang.
sakto lang yan guys. Meron pa rin silang natitira dyan. Ayan guys, hindi lang sila basta bibigyan ng inumin. Bibigyan din sila ng vitamins para makatulong sa breeding nila. Ito yung vitamins niya guys, na kinakabit na yung multivitamins, electrolytes. Sa isang scoop lang. Isang scoop lang ng ganito. Para sa isang buong lalagyan na to guys. Sakto na sa kanilang lahat, may sobra pa. Lagi natin check-up. So, tulad nito guys. So, hindi natin nailagay yun lang. So make sure guys, bago natin ibon yan, dapat nakalaklat yan guys. Check-upin natin yan. Check-up natin. Oh, ito pa guys, hindi pa nakalak. Yan. So dito, nakalak na. Ito pa guys. Yan. Tapos. Yan, paglalak natin lahat. Dito, hindi pa nakalak. Sa lila. Ito sa kabila. Dito pa guys. Ayan guys, bago natin bitawan guys, make sure kinik natin maigit na nakalaklat. Kasi yan guys, pag yan tumaas, patay guys, lalaya yung ibon. Okay na dito. Ang pagkain na, may inumin na, nakalak na. Pagkain, inumin, nakalak na. Nakalak na, nakalak na. So guys, ganyan guys. So araw-araw gagawin natin ito guys. Hanggang dito na muna yung ating vlog guys. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at pakihit na rin yung small notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos.